What's up, guys? Naalala nyo to, guys? Pag upgrade ako ng brakes ko to twin pot caliper, maglalagay ako ng dot 4. Hindi nyo naman kailangan mag-upgrade ng brakes, ano, ko dahil kung makita nyo sa akin, naka-customize na yung makina ko. So, mag-upgrade ako ng brakes ko. Panoorin nyo lang. Galing ko sa Evo 1. Ipapakita ko yung stock na rotor from GLXi to Mivec to Evo 1. Ito yung iba't ibang klase ng rotors natin, guys. Ito yung galing ng GLXi, ito yung galing ng Mivec, at ito yung galing ng Evo 1. Ilalagay ko na rin kung ilan yung millimeter nila. Kung makikita nyo, madaming butas yung rotor disc natin na galing Evo 1. PCD114 kasi siya na ginawa lang na PCD100. Paring Leslie, shoutout sa'yo. Salamat sa pagbutas ng aking rotor disc. Ito yung kakailanganin natin gamit, guys. May torque wrench tayo. Dalawang klase ng ratchet. Open wrench, power handle. So, yan lang muna yung mga kakailanganin natin. So, ito yung luma kong brake, guys. Naka-Mivec brake ako. Nagpapalit tayo ng twin pot caliper. And rotor disc, siyempre. So, start tayo, guys. Luwagan muna natin to. Para, kasi pag nakatanggal siya, mas mahirap sa luwagan. So, mas maganda luwagan nyo na nang nakakabit. Para wala maging problema. Ito ay size 14. Pag maluwag na, upitan lang ulit natin. So, ibig sabihin wala tayong magiging problema. So, ito yung tatanggalin natin, guys. Itong tornilyo na to. Ayan, makikita nyo. At yung sa baba. Dito. Yang dalawang bolt na. Tanggalin muna natin yung lock dito sa kanyang hose. Para pag natanggal na natin yung caliper, hindi magkaroon ng problema at hindi ma-stretch yung hose. Ang size niya ay size 17. Luwagan muna natin gamit ang power handle. At ganun din sa baba. At pag naluwag na natin, gumamit na tayo ng ratchet natin para mas mabilis yung pagtanggal natin ng tornilyo natin. At ganun din dito sa baba. Gagamit din ako ng patungan para matanggal tong caliper, shake nyo ng konti. At pagtanggal na, ipatong natin siya dito. Guys, bago ako makalimutan, hindi pala ako naglalagay ng vice grip dito. Nakakasira kasi siya. Pwede siya makapilas, punit, itong brake hooks natin. So, huwag tayo maglalagay nun. Medyo kumapit na yung rotor disc natin. So, kung wala kayong rubber mallet, tulad ko, wala akong rubber mallet, gamit ako ng martilyo, papatungan dito ng basahan para hindi magasgasan yung ating rotor disc. Yun, kapag nakita nyo gumalaw na, madali natin tagalin yung ating rotor disc. Shake nyo lang ng konti habang hinahatak. So, since maglalaki tayo ng rotor disc natin, guys, hindi siya kakasya dito sa plate na to. Medyo mahirap kasi siya tanggalin. Mas gusto ko tanggalin na lang. Pero dahil tatanggalin ko pa to, puputulan ko na lang siya or tutupin ko na lang. Subukan ko muna siyang tupin. Kung okay naman, walang sayad, okay na yun. Medyo mahirap siya yupiin, ano? So, gamit na lang tayo ng panggupit ng yero.
Ngayong natanggal na natin, ibalik natin ang maayos yung kanyang backing plate kasi magkukosto ng ingay na pwedeng sumayad sa rotor disc. Pantayin lang natin ulit yung ating backing plate at ibalik natin sa mga posisyon niya. Pwede natin ilagay yung ating rotor disc. Ngayon guys, kabit na yung ating rotor disc. Kung hindi natin tinanggal ito, makita yung tutama siya dito. Ngayon, kabitan muna natin siya ng lug nut para hindi masyadong gumalaw yung ating rotor disc. Hand tight lang, okay na. At i-double check natin kung aalog pa yung ating rotor disc. At para dito sa bolt natin, gagamit tayo ng tread locker para ma-prevent natin yung vibration. Kasi masyadong may vibrate to at breaks to guys, so for safety na rin. At ngayon okay na siya, pwede natin isalpak ang ating caliper. Yan, slide lang natin siya. Then, lagay na natin yung kanyang bolt. Unahin ko muna yung sa taas niya. Ipakita ko sa inyo at i-hand-tight lang natin siya. At ganun din dito sa ibaba. I-hand-tight lang din muna natin at gamitan na natin ang ratchet. Higpitan na natin at ganun din dito sa itaas. Kabit na ang ating twin pot caliper. I-final touch muna natin siya gamit ang torque wrench at extension. I-torque natin siya ng 80 foot-pounds. At kapag narinig natin yung tunog na yun, okay na siya. At ganun din dito sa ibaba. Ngayon ililipat natin yung kanyang brake line. Bumili din ako ng bagong copper washer. Kasi kung makikita nyo dito sa kinabit nating caliper, wala siyang copper washers. So importante to guys, ano? Kasi siya yung magko-compress sa pressure ng brake natin. So, para ma-prevent yung leak, yung pag-leak. Lubagan na natin yung banjo bolt natin. Kung makikita nyo, nagsisimula na siya tumagas. Maganda kung mailipat agad natin ito ng mabilis para walang masyadong kalat na brake fluid. Kung makikita nyo itong luma natin, meron siyang copper washers. Tanggalin din natin yung banjo bolt dito sa kabila. Kita nyo guys kung gano'ng katapang yung brake fluid. Halos natutuklop na agad yung mga pintura. Kaya pag mayroong tumulo sa pintura ng sasakyan nyo na brake fluid, siguraduhin yung mapunasan nyo agad o mabasa nyo agad ng tubig. Para hindi na agad, alam nyo na, yung ganito mangyari. Tatanggalin ko na lang din yung kulay nyo kasi nababakbak na. So lagyan natin ang copper washer dito sa taas. At meron din sa ayun. Lagyan natin siya. So mga nasa 20 foot-pounds, which is wala na sa ating cord. Kaya, tapan ko lang siya ng mga 1 port na. Ayan. So, double check nyo lang guys. Meron bang leaks? Pag may patok na ganyan, punasan nyo lang agad. Hindi nyo masyadong matapang ang brake fluid. Pwede makasira agad ng pintura. Makakalangong agad ng bakal. So agapan nyo na agad. At mas makikita nyo rin kung merong leak. Ngayon, ikakabitin natin yung kanyang brake pads. So bago natin ikabit yung ating brake pads, i-ready natin yung anti-rattle clips. So, galing din to dito. So, kung hindi nyo matandaan ko paano yung kinabit, tignan nyo lang muna bago nyo kalasin. Pwede nyo picturean para matandaan nyo. Huwag lang natin ating slide board. Open lang natin siya. Parang clamshell. So, dahil maghihiwalay ko siyang binili, so, hindi naman tugma yung itong rotor disc natin sa ating brake pads, i-prepress ko na lang ito. Kailangan ko natin dito. Kailangan natin yung mga brake pads.
press nyo na maigi tulad ng ganyan. Ayan, lagyan natin yung kanyang anti-rattle clips sa dito sa taas. Press nyo lang at yung isa sa baba, snap nyo lang sa dyan. Bago ko kinabit itong mga ito, nilinis ko na siya. So wala na ulit siyang grasa. Mas madalas kasi naglalagay ako ng grasa dito tsaka dito sa may gitna ng ating brake pads. Konting-konti lang. At ganun din sa ibaba. At ilagay na natin siya. Yan. Kung saan nakaupo yung ating brake pads. Hindi tayo maglalagay na grasa. Ganon din dito sa kabila. Babalik na ko lang din yung kanyang tape. Konting shake. Ito yung kanyang slide bolt dito sa taas na. So mas madalas to ginagrasahan. Nung kanina yung tinanggal natin to, wala na siyang goma dito. So para kasi makabili lang ng goma dito, kailangan mong bumili ng isang repair kit ng caliper. So para makatipid, ginawa ko lang ng paraan. Gumupit lang ako ng goma. Then kinabit ko dito. Papakita ko sa inyo mamaya. Balik natin yung kanyang rubber. Binalagay yung ulit ng grasa. Ngayon nagrasahan na natin na pwede natin ipasok ng higi. Then silipan na natin siya. Lagyan din natin ng grasa dito sa baba. Ganun din siya, slide bolt din siya. Ganun na natin. Halos wala ng grasa. Lock siya sa 80 foot-pounds. Pwede na tayo mag-grid ng brakes. So kung paano gumawa nito, nilagay ko yung link sa baba. At kung paano mag-grid ng brakes, nandyan din sa baba yung link. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Kailangan natin lagyan ng goma. Wala siyang goma dito. Halos wala na rin grasa. So lalagyan natin. So gumamit lang ako ng maliit na tube. Kung mapapansin nyo, meron tayo sa engine bay nito para ilagay ko dito. Mahal kasi yung set ng repair kit na caliper. Hindi naman natin kailangan palitan pa, so sila rin naman yung nagturo nito na pwedeng gamitin yung tube na to. Linisin ko muna siya. Malinis na. Okay na lang. Pasok na yung ating rubber. Ngayon ikakat ko lang siya. Ito na ang ating rubber guys. So yun lang yung sinasabi ko. Kailangan meron sa rubber ang budget nyo. Bago tayo mag-grid ng brake, i-check muna natin yung ating reservoir. Kasi nagtanggal tayo ng brake line natin, so pwedeng maubos yung fluid natin. So para sure, i-check na natin at salina. Hanggang sa mapuno kasi pag-grid pa naman tayo. So ang gamit ko ulit ay .4. Hindi nyo kailangan magpalit ng ibang brake fluid. Ginawa ko lang kasi nga nagpalit ako ng brakes, nag-upgrade ako ng 2 twin pot caliper. Tanggalin muna natin to. Pasok na natin ang leader. Wala pang lumalabas sa brake fluid, no? Pero pag tinapa ko yung brake nito, sigurado may lalabas niyan. Tulad ng sabi ko, grabe, tignan nyo yung kulay ng brake fluid, oh. Sobrang kalawang. So mas okay talaga na pag magpapalit tayo is mag-flash na rin tayo ng brakes natin. I-fast forward ko na lang siya para makita niyo yung paglinaw ng brake fluid natin. Sigipan ko lang siya. Mas maganda na yun nasa ibabaw. Wipe nilang ulit. Pwede nyo check ang ating banjo bolt kung merong leak sa may pagitan ng copper. May ilalim si babaw. Balik natin yung kanyang cover.
Ibalik na natin yung kanyang brake lock. So yun guys, tapos na natin ikabit ang ating twin pot caliper at yung rotor disc na pang Evo 1. So kung nakatulong sa inyo itong video na to, please hit like, share, at kung hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe.